Ang Pilipinas ay mayroong malagong kagubatan, napakaraming puno. Ang puno ay naglilinis ng hangin o nagbibigay sa atin ng oxygen. Dulot nito ay presko o lilim. Pinagtitibay ang lupa, nililinis ang tubig. Kanlungan at pagkain ng mga hayop at ang mundo ay magandang tahanan dahil sa mga puno. Ngunit, ang patuloy na pagsasamantala sa kapaligiran ang siyang sanhi ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at ang pagkamatay ng kagubatan. Ang pagkasira ng kapaligiran ay nagiging sanhi din ng pagkawala ng balanse ng ating ekolohiya. Resulta, ang unti-unting pagkawala ng mga hayop, halaman at ibon sa kagubatan. Katulad na lamang ng Rafflesia, ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, ang Shrew Mouse at ang Shrew Rat na makikita sa Mount Isarong dito sa Camarines Sur. Nagiging sanhi rin ito ng paglabas ng mga peste at ang pagkasira ng natural na ikot ng buhay ng mga living organisms kasama na tayong mga nilalang. Ang carbon dioxide ay isang uri ng greenhouse gas na nagmumula sa aktibidad ng tao. Gaya ng pagpuputol ng puno na nagsasanhi ng pag-init ng mundo o global warming. Ang pagbabago ng klima ay resulta ng global warming at nagiging sanhi ng tagtuyo, mas madalas at mas malakas na mga bagyo at ang pagtaas ng tubig sa dagat dahil sa pagkatunaw ng yelo sa ilang bahagi ng mundo na nagdudulot ng matinding pagbaha at maaaring paglubog ng mga isla. Hindi mangyayari ang mga ito kung nariyan ang mga puno sa kagubatan. Ang mga puno ang nagsisip-sip ng carbon dioxide, iniimbak at sinasala na kalaunay magbubuga ng malinis na hangin o oxygen. Maiiwasan natin ito kung susundin lamang natin ang ipinag-uutos ng batas. Nakasaad sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code ang mga dapat na tandaan gaya ng pagkuha ng lisensya sa sinumang nais magputol ng kahoy maliban sa mga natural forest area at ilang alinsunod na batas na may layuning alagaan ng kagubatan. Huwag nating hayaang masira ang kalikasan. Huwag nating hayaang mawala ang likas na yaman na nasa ating kapaligiran. Pati na rin ang buhay na umaasa sa kalikasan. Maging responsableng mamamayan, magkaisa para sa kalikasan. Ang paglabag sa batas ay may kaakibat na kaparusahan, pagkakakulong at pagmulta ng napakalaking halaga. Kasama ng DENR, ang iba pang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga opisyal ng Wildlife Enforcement, Anti-Illegal Logging Task Force, at Forest Protection Officers sa pagsugpo sa iligal na pagpuputol ng mga puno at pagkasira ng kagubatan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DENR Regional Office No. 5 at Provincial Environment and Natural Resources Office, Camarines Sur.